Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chiang, I'm a from Japan, Kabayan, Cancer. This reading is for you, September 1 to 15, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga pagpapasok dyan, welcome na welcome po sa bahay ni Ate Aimee. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. Dito sa general reading, Kabayan Cancer, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Pag hindi nagpit sa iyo, huwag mong ipilit. Tingnan natin. Okay. May mga situation na maaalala ka at may mga bigla ang mangyayari to. Baka may biglang makipag-usap sa'yo. And then, may mga maaalala ka sa nakaraan, no? Sa nakita ko dito, na mga taong inalis mo na sa buhay mo. Kasi ngayon nakita ko, you are more focusing to yourself. May problema ba kayo sa pera? May matanda akong nakikita dito. Meron tayong ano, maaring there's a man, ano, may tao dito, lalaki, maaring ikaw, or may tao dito na maaring may question, may katanungan, o may quarant akong nakikita dito. May magtatapos na sa buhay mo, no? May mag-i-end. May maaring may mawala, or may nawala, ganyan. May mga sadness, may mga depression, baka may magkasakit, no? Maaring ikaw o malapit sa puso mo. May mangyayari din sa iba dito na transformation, pagbabago sa buhay. Sa nakita ko dito, may mga magbabago. May sinasabi rin dito na may mga messages kang na matatanggap, text message, good or bad, yan ang nakikita ko. May makipag-communicate, baka itong tao na to, maari makipag-communicate sa'yo, baka may lalaki makipag-communicate, ano. May sinasabi rin na about document, yan mga papers na kailangan, maaring kailangan isulat, speech, something ganun. Baka may pag-uusap nga ako nakikita. There's a new beginning na magaganap sa'yo. Yan, more on transformation, tsaka change. Yan, malaking mangyari. Changes sa'yo. Sobra. May mga pagbabago sa nakita ko dito. May mga gusto ko nang gawin sa buhay mo, pero minsan siguro hindi yung hindi mo alam. Magulo yung isip mo, hindi mo alam kung tama ba o mali yung gagawin mo, no, sa nakita ko dito. Maaring kung tutulungan ko, alam ba, may tutulungan ka o may pagkakagastosan ka, no, maaring hindi mo alam kung tama iyon ang gagawin mo sa nakita ko to. May mga inihintay ka rin na maaring magbalik or naghihintay ka ng isang resulta, eh. No? Maaring may tinulungan ka, pinautang ka, maaring ganun. Sa nakita ko, tapos sinihintay mo yung pagbabayad nun, no? May mga inihintay ka raw na situation sa nakita ko dito. May mga tumatakbo sa'yo na, yan, siguro sometimes you are bored, yan, you're feeling stuck, may mga nagkakaroon ng dissatisfaction sa'yo, lalo na related ang money, no? Sa iba sa inyo, mga nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, conflict, yan. Maaring ganun sa iba. Nagiging palaisip ka rin sa nakita ko dito sa'yo. May mga iniisip ka every night na mga direction sa buhay. Maybe you're dreaming or you're illusioning something. Ingat din kayo, maaaring iba sa inyo is kulang kayo sa tulog, no? Baka night shift kayo, di ba? Nakita ko naman sa inyo na kontento ka naman kung nasaan ka man sa ngayon sa nakita ko dito. Yun nga lang, maybe you're waiting for some opportunity sa'yo. Yan, maang sinasabi dito na may mga ino-offer daw sa'yo si universe na mga opportunity in life, pero either love or opportunity, kung anong opportunity to. Kaso hindi mo daw ata nararecognize or maaring hindi mo siya napapansin kasi you are busy sa meron ka sa ngayon. Or maaring nare-recognize mo to o naalam mo to
pero nahihirapan ka siguro magdesisyon, or you're waiting for a sign maybe kung nararapat ba na para sa iyo itong sitwasyon na to. Ah, okay. May tao dito na malapit sa puso mo na ginawa mo ang lahat, ginagawa mo ang lahat para sa kanya, pero parang naloko ka niya, or maaring mas naging parang minine games ka niya, ganyan. Minine games ka niya na maaaring may mga pagsisinungaling ako nakita sa kanya. Pagsisinungaling, maaaring yung para sa kanya is tama, pero para sa iyo is hindi iyon tama. Pinaniniwala ka niya or ipapaniwalain ka niya sa gusto niyang mangyari. Ganun. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, nagmamarunong. Isa yon sa nagmamarunong. Kahit mali, paniniwalain ka niya sa part na yun. Ganun. Kasi nakita ko yung pagsisinungaling. And then, sa iba naman sa inyo, may mga situation ako na nakikita sa inyo, pero may na gusto niyong gawin, pero nagkakaroon kayo ng option dito. Maaring nalalack of planning kayo, ganyan, maaring ganun, maaring hindi niyo makita, parang nalalack of idea yung iba dito kung how to do itong sitwasyon na to, o paano i-start itong sitwasyon na to. Halimbawa, gusto ko mag-business. Halimbawa lang, pero ang gulo ng isip ko, kahit anong isip ko, kahit anong aral ko, hindi siya pumapasok sa utak ko. Kasi may option pa na isa. Parang nagdadalawang isip ka. Maaring ganun sa iba. Ay, ito na lang kaya. Ay, huwag na lang, ito na lang. Imbis na mag-focus ka sa iisa lang, nalilito ka. Ay, ang gulo ng isip mo. Halimbawa lang yun, ha. Tapos, sa nakikita ko rin dito sa iba sa inyo, maaring may makikilala kayo na isang bagong tao na maaring maloko kayo. Gagawin niyang lahat para mapaniwala ka niya sa gusto niya. Mag-ingat ka rin. Hindi mo mapapansin. No, hindi mo mapapansin na sinagsisinungaling siya. Kasi ito yung tao na very care, smart, and then mararamdaman mo yung ano niya eh. Mararamdaman mo sa tao na to yung confident sa kanya. Yan. Yung parang smart person siya at gagawin niya ang lahat. Parang gano'n. Nakita ko dito. Ingat ka rin. Kasi nakita ko hindi siya good. Meron din ako nakikita dito. Maaring may tao dito na ginawa mo ang lahat pero ininsulto ka. No, hindi. May nakita rin akong gano'n. May pang iinsulto ako nakita. May taong naging paranoid. Tingnan natin. Ay, dami naman. Gusto daming message. Okay, may tao pala dito na ano, no, nagsinungaling. Nagkaroon ng pag-aaway. May tao na babaero, lalakero, taong nagsinungaling. There's a secret ako nakita dito. May tao dito na hindi tinupad ang kanyang pangako. Nakontrol ka, no? Nakontrol ka nitong tao na to. Nakontrol ka ng sitwasyon na to, ah. Ingat ka rin kasi yung iba sa inyo, makokontrol kayo ng bagong tao. Ito, oh. Ingat ka kasi nakita ko may pagsisinungaling din dito. May tao talaga dito na naging dishonest. Sobra. May tao na nang aapi eh. May tao ako nakitang inaapi ka. Ang grabe. Wala ba? Sa ngayon, yung iba rin sa inyo, may mga gusto kayong you want to take a risk. Kumbaga may mga gusto kayong subukan sa buhay nyo pero nawawalan kayo. Nagiging weak kayo, napanghihinaan kayo ng loob. At ngayon, magulo yung isip nyo at hindi nyo to magawa. Kasi hindi nyo alam kung saan yung tamang direction. Hindi nyo alam kung paano.
sobrang magulo yung isip ko. Minsan dumarating ka sa point na masaya ka outside pero inside hindi ka masaya. No, sa nakita ko dito. Sino po to? Protektahan mo yung sarili mo, depensa mo yung sarili mo. Kailangan mo manindigan, no, sa nakita ko dito, lalo na when it comes sa mga hihingi sa iyo ng tulong. Kung gusto mo tulungan, why not? Tulungan mo. Pero you need to protect yourself din sa nakikita ko dito. Kasi maaring hindi sila makapag, kung may mangungutang sa'yo or may tutulungan ka, maaring at the end or darating yung time na hindi niya kayang ibigay yung ibinigay mo. Yan. Ingat ka rin. May tinulungan ka ba na hindi niya na ibigay yung may taong nang gamit sa iyo ah. May taong ginamit ka. May tao dito, I don't know kung siya is a gold digger, may tao dito na hindi ko alam kung stable itong tao na to, maybe a friend or tinuring mo siyang kaibigan, lover or friends man siya. Maaring may manggagamit kasi. May naging dishonest. May tao na ginamit ka lang dahil sa pangailangan niya. Sa iba sa inyo, hindi ko rin nakikita. This is a person is not stable. Hindi siya stable. Naghihiling ka ng pagbabago, no? To move on. Siguro more give effort. Kung alam mong hindi na mag-work yung situation na to, i-end mo. I-end mo to. Magbigay ka ng effort dito. No? You need to escape sa situation na mga conflict, pagsisinungaling, situation na malungkot, situation na alam mong hindi nakakagod sa'yo, i-release mo yun. No? Mag-escape ka doon sa nakita ko dito. Kung may mga situation ka na hirap ka sa pera, bakit? Isipin mo bakit ka naging hirap sa pera. Yun, i-release mo rin yun. Kung ikaw ito, sa nakita ko dito. Kasi nakita ko dito, there's a person here is not stable. May tao dito na hindi stable. Maaring when it comes sa'yo, sa mga decisions sa buhay mo, yung mga hinihintay mo na signal o hinihintay mo na tamang panahon at oras o time, maaring ganun, hindi nagiging stable yung situation na to. Maaring may mga progress or dapat mo pang i-analyze o strategy na dapat mong gawin para hindi mag-miss. Mga ganun nakikita ko sa iba. Para magkaroon ng good result, syempre, maaring kailangan mo rin humingi ng tulong sa iba. Mga kaibigan mo, malapit sa puso mo, yan. Ang nakita ko dito. Or a vice versa tayo. Sakit ng ulo ko. Nagkaroon ng unfaithful, no? May naging hindi totoong tao sa'yo. Friend, lovers, malapit sa puso. May tao rin din ako nakita na very materialistic. May taong matigas ang ulo eh. May taong matigas ng ulo at nakikita ko rin dito maaaring may mga inihintay kang justice o may mga gusto kang aksyonan na hindi mo na-aksyonan ang sinasabi dito. May sinasabing corruption. I don't know why, kung sino. There's a corruption. Dito pala nakikita ko na. Oh. Corruption. Na pandaraya. No, may mga nangyari, dishonesty rin ang nakita ko dito. May mga pandaraya at may mga hidden at sikreto na nangyari. No? Maari may mga decisions. Iba sa inyo siguro may tao na naging ganun sa'yo. And then nakita ko dito, may mga decision dito, ikaw, na ginawa na nagkaroon ng dissatisfaction. Na hindi naging maganda yung resulta. May mga na-decisionan ka or
yun nga, mga na-desisyonan sa buhay na hindi naging maganda ang bunga. Dali lang, anak! Anak ko, tinatawag na ako. Na, may mga nagsinungaling talaga, no? Sobra. Thank you. Okay. Mas mag more give effort ka pa raw to keep moving para ma-reach mo daw yung mga goals mo. Sa ngayon kasi indecision ka eh. Sa ngayon, nandun yung confusion. Kumbaga, be confident. No, be confident. Lakas ang loob mo. Kailangan, nandun yung, kailangan wag ka daw mawala na masiraan ng loob sa mga gusto mong desisyon sa buhay. Kasi sa ngayon, nagkakaroon ng delay-delay sa'yo. Nagkakaroon ka ng stress, anxiety, takot, pag-aalala. Maaring may mga nalaman kang katotohanan. And then, nakita ko dito, maaring iba nga, maaring na-overwhelm kayo sa mga information, ganyan, kaya hindi kayo makapag-decision agad, be confident lang sa nakita ko dito and mas forgive effort ka kung ano mang decision to. Keep moving lang. Keep moving para ma-reach mo yung mga goals mo sa buhay mo. So, yun nga, releasing talaga. Releasing and decision making ang nakikita ko dito. Kailangan ng pagbabago, no? Sa nakita ko to. And decision in life, huwag ka mag-focus dito. Kasi sa ngayon, sa stress, anxiety, depression, sa nakaraan, and nakita ko kasi ngayon, more o nai-stuck ka dito. Mas more mo siyang iniisip. Kumbaga, may mga emotion, lungkot ako nakikita sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo, alam mo, you're too much na yung mga hirap at pagod na pinagdadaanan mo sa kaya. Maaring too much responsibility na kailangan mo i-let go. And then may nakita rin ako to make a new horizon. And then magkukailangan mo may i-let go mo sa nakikita ko dito. Mas piliin mo ngayon yung sarili mo. You need to save money. And then self-care. Self-care ang sinasabi dito. Wag mo akuin or wag mong dalhin sa bagong buhay o bago tatahakin mong daan yung mga responsibilities na yun. Yung mga bigat na nakapagpapabigat sa'yo, i-release mo yun. Sinakot ako dito. May tao rin ako dito na hindi siya maaasahan at hindi siya mapagkakatiwalaan na, no, sinakot ako dito. Or maaring ikaw, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo to move on kasi baharing natatakot ka kung ano yung magiging resulta nun. Maaring ganun. Maaring there's someone here din na nag-abandonan sa'yo or you abandon it, ano, maaring iniwanan ka o iniwanan mo siya or namatay sa buhay, no, sa nakita ko dito. Yung mga hirap at sakit na to, iwanan mo na to. May sinasabi dito na ano? Mag-ingat ka? Mag-ingat ka. May, hindi ko alam, mayroon tao dito na bumuwal. There's a breakdown ako nakikita. I hope hindi ikaw, no? May nag-breakdown dito sa'yo. Yun nga, kasi may nakita akong na paranoid, di ba? Tapos may nakita rin ako na parang napagod. Siguro because of the problem, baka may nararamdaman siya, no, baka meron siya mga problema, struggle in life na hindi niya nakayanan, maaring ganun, no, may tao ako nakitang ganun eh. Or sa ibang bagay, baka may sakit siya, maari din. And then, yun nga, iba siguro nananakit ang likod, ano, ingat kayo, may taong masakit ang likod. Anak! Yung anak ko, kung ano-ano pinagtatanggal doon sa nakasabit sa akin. May mga naaalala ka or nas mga situation in the past. Maaring tao, naaalala mo, nare-remanize mo yung good and bad things na nakita ko dito. Nakita ko dapat you're moving on, ano? Nakikita ko naman na nag-move ka na sa ngayon. Yun nga lang, mas marami ka pang dapat gawin na priorities or mas marami ka pang dapat gawin na task before to move on, ang sinasabi dito. Siguro you need na yung pag-aayos nga ng sarili mo, pag-aayos ng mga bagay. May mga dapat ka daw unahin, ang sinasabi dito.
bago ka mag-start ng new beginning sa buhay. Halimbawa, gusto ko ng bagong trabaho. Gusto ko ng iba naman kasi nagsasawa na ako. Or relationship, halimbawa. Kumbaga, bago mo gawin yun, kailangan mong unahin, may mga dapat kang unahin. Halimbawa, gusto mo mag-business. Ganun din sa business. Pero bago mo bago yun, may dapat kang unahin na ibang situation. May mga dapat kang i-priorities bago yun. Halimbawa, gusto mong tumulong, di ba? Halimbawa na lang ano, ako, halimbawa, birthday mo pala, cancel. Halimbawa, birthday mo. May sabihin, imbis na mag-parties ka, may mga dapat kang unahin o may mga dapat kong i-priorities bago kaysa doon sa mag-happy-happy ka at magsayang. Hindi naman pagsasayang ng pera yun actually. Kumbaga, halimbawa, may kailangan ka pang gawin than doon sa birthday party na yun. Diba? Halimbawa, yung kapatid mo o kamag-anak mo, malapit sa puso mo, malaki ang pangangailangan niya when it comes to money. Pero ikaw lang yung tao na pwedeng makatulong sa kanya. Diba? Ganun. Kaya imbis na ipanggasos mo yun sa birthday party mo, nagbunggay news, magiging simple yun. Example lang to ha, hindi ko sinasabi na gawin nyo ha. Yung marami pa naman judgmental dyan, na cancer. Ha? Ayun lang, example lang po yun ha. Example, ganun. Kumbaga, mas maaring ganun, mas sinasabi dito na mas bago mo unahin yung ibang bagay, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, may mga dapat kang unahin na mas importante pa. Yun ang sinasabi. Arigato, namaste, God bless.